Susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Here comes the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon o solusyon. With the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon o solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning, right here at 5BZ6 and 87.7 Idol Radio. And right now, Aksyon niya na, opinyon o solusyon is also on Facebook Live at Chito and Jam. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy Tuesday morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 26, 2019. And welcome po sa ating programang Ayos, Aksyon Yana, Opinyon og Solusyon. Sa ngalan po ng aking partner na si Sir Ayos at Chito Morante, ito po si Jam Moron. Magkakasama na naman tayo sa loob ng isang oras ngayon, di ba? So, kumusta ka mo? Hello sa lahat ng mga televiewers natin, Ha-Free Channel at IBC6, and ganun din yung mga listeners natin at 87.7 FM Idol Radio. At syempre, yung mga early na nagla-login, nagsusubaybay sa ating Facebook Live, maraming salamat sa pag-tune in. And bago tayo mag-proceed sa ating topic for today, gusto ko lang i-greet yung aking pinakamagandang auntie, the First Lady of El Salvador City, at Auntie Joy Ukay Lignis. And of course, hello sa inyong lahat dyan. And good morning gihapon ngadto kan Ritz Kabuket. And to Ma'am Sinaida Tabing, maupay nga agangan, maupay nga pagkita, haiyong nga tanan. And of course, diniha aton halayte, specifically diniha palo, maulan na morning, ginahagkot kami nga duro dinhi. So, naghihingyap kita nga na syempre nagwa-wish nga hinauton ta safety an nga tanan kay ambot kun ano nat nahitabot aton na panahon. So based nga dit aton nakuha nga information from Philippine Disaster Center, ano, lalo pang lumakas ang bagyo sa labas ng PAR, so Philippine Area of Responsibility, namataan ang bagyo sa layong 2,400 kilometers silangan ng hinatuan, Surigao del Sur. So add to ito niyo na bagyo. Taglay ang lakas ng hangin ng 55 kilometers per hour at pabugsong hangin hanggang 65 kilometers per hour. Kikilos ang bagyo pakanluran sa mga susunod na araw. Inaasahang lalakas pa ito at papangalanan ng bagyong Bagyong Tisoy kapag pumasok na ito sa PAR. So for the meantime, itong Bagyong Tisoy waray pa makasulod hit aton gintatawag nga Philippine Area of Responsibility, ano. Inaasahang tatama ito sa Northern Samar, Sorsogon, Albay area bilang isang mapaminsalang bagyo o nasa category 4 super typhoon sa December 4, 2019. So, aminin, igpe-pray naton nga sana malusaw na lang unta ini na bagyo, ngan di rin nahiya makapaminsala pahin sugad ka worst, ano. Ngan syempre zero casualty dapat. So, amo ito ni taton gen we wish. Kay syempre nasa category 4 ini niya super typhoon, ha. So, bangi naman mapareho before na anyo landa nga ginbabaliwala la na sing kadiri ito tinuod kay sugad hinin. So just because of that kind of mindset nga diri maungod kay baga waray adto hangin, waray kun ano pa man, waray signs, ano. So magat ginbabaliwala lang. So this time around amo nga nito an pag-asa nagbabala ito per mi, ano, nga just to make sure para it atong safety gihapon. So mamati maaram kita dapat ito na mamati. So Tropical Cyclone Threat, Bicol Region ngan hin Eastern Visayas. So upo diton Eastern Visayas. So amo iton andam gihapon syempre, ano, maski sumering pakitang harayo pa ininhiya,
So amo iton nga unang-una ipapray nato na sana diri na lang madayon malusaw na lainin hiya na kind of ano bagyo. And at the same time pagkatapos iton kinahanglan gihapon mangandam kita. So prepare naton kun ano yung mga gamit, kun ano pa man nga pwede in case na tumama itong itong bagyo na to ano. So diri man naton ito ginuhulat mo. So diri karik sigun nga ginuhulat mo ito niya. Mas mabuti na rin yung ready ka, prepared ka compared to walang-wala ka talagang pakialam. Iton nga ginbabaliwala mula iton niya. So and another tropical cyclone threat alert iton na Memaropa, Calabarzon, Central Visayas ngan Western Visayas. So amoy niya. In tropical cyclone watch Metro Manila, Central Luzon ngan Caraga region. So ininiya nakuha ni naton nga update from Philippine Disaster Center. So at least may dakita sugad ninin nga mga nagi-inform ha aton nga prior pa na maabot ito ha aton na mga kinds of bagyo ano. Nakapag-prepare na kita. So, syahan nga ito na ipre-prepare, itatong kalugaringon, di ba? And ikaduha, pagkaon, syempre, amo talaga ito. Kaya in case of mga calamity, especially bagyo, so pag mauran yung duro, kailangan i-safety mo talaga ito mga food. So, amo ito. And safety it iyo family, it iyo ang mga kabataan, it iyo family members. So kung ngayon, in case of emergency, ngayon iton hain ka mo mapakadto, kung example bumaha, or kung ano pa man iton mahina bo. So dapat, preparedness is napaka-importante. So diri lahiya dapat masawalang bahala. Kung baga, magbalikat kang anka kibit balikat kala bagat waray laha MO. So ama ito niya nga danay nasa huli yung pagsisisi, 'di ba? Kundiri kita mga ngandam. So we're hoping na sana ada kita nga tanan ito maupay nga kamutangan. And sa mga televiewers naton na nagsusubaybayan na hinaot nga kay mahagkot yan na iton panahon ano and maupay tiyo kamutangan yan nga ng mga drivers nga naglalakaton iton kakalsadahan, di ba? Naglalakaton kuno nakasakay man iton. Balitaw, so amo iton hiya nga kinahanglan gihapon mag maghirot. So ingat-ingat din pag may time, yun yung sinasabi nila, 'di ba? Ingat-ingat pag may time. So ayun. So ngayon sa ibang usapan, dumako naman tayo sa ibang usapin, 'di ba? So supposed to be ano inin nga gintatawag naton nga Philippines 30th SEA Games hosting it Pilipinas, dapat proud kita hinin. Kaya minsan, paminsan-minsan lang yan magkaroon ng ganyan opportunity na mag-host iton usang bansa. Hit mga sugatin. Usually kasi naririnig natin mga pag nag-host nga ninyo mga SEA Games, ganon, sa ibang bansa, di ba? Sa iba't ibang parte ng bansa. And for the first time, I don't know kung first time ba it Pilipinas mag-host hinasugadinin. Pero for me, parang base sa ating nalalaman, di ba? First time. So, amo iton niya na we're supposed to be, as Filipinos, proud dapat kita na may dasuga dito na event, ano. But, sad to say. So, sad to say, ganun naman talaga yung buhay, di ba? You cannot make it perfect daw ko, no? Because everybody is parang nagkukuhan nga. Because we're not perfect, sinasabi nila. But, we're trying to be, di ba? Now, when it comes to this kind of, ano, mga gintatawag nga big, big, big events, ano. So, bagat karangalan on Tiny Pilipinas. But, why is it na it aton baga nababatian yan na usually it aton mga nakikita mostly is 99% negative, di ba? So, amo iton bagat nakakalungkot ano kay ano nga nasugad iton hiya nga dapat happy kung takita nga may dakita nagkita iton host iton tapos oh, 'di ba kanina sa bagyo na mention natin yung preparedness. Oh, this time hinindaw ko nung gintatawag natin ng Philippine 30th SEA Games itong pag-host itong Pilipinas is nasiring kuno, 'di ba? Palpak. Oo. So, amo gud kita iton ano, diri man nga tanan pero usually sa atin mga Pilipino ba, napansin ko lang ano, hindi natin nakikita yung mga bagay-bagay na kuan. Mabuti, 'di ba? And most of the time, usually napapansin talaga ng tao kung ano yung mali. Oo, amo la talaga ito hiya. So salit
I don't know, basta suga diton. So, inin nga, may damangguliwat siguro nakikita nga mga lapses, pagkukulang, especially itun na, di ba, yung mga athletes na dumating. So, nasa ring hirap, pinapag mga softball player ba yun? Pinapag-diet muna, no? So, kumbaga, sa from food, nasa ring hira, na diri daw ko numaupay, pinapag-diet, anay kay, kumbaga, yun nga, kulang sa preparedness, ano. So, lumpia la, kung ano man ito ang ginhatag, diba, we don't know, kung agaano ito hiya kaungod, and for so many reason, may dagay hapon kita nakuha nga mga information, ano, nga, itiragay hapon mga, ang mga, iba pa nga mga athletes nga umabot, nangabot ikang haibang bansa, itiragay hapon mga hotel accommodation, kung nga in hira is, dirigay hapon, hira, waray na yun, hira ka-accommodate, bagat suga dito. So, prior hiton nga date nga ini nga gintatawag naton nga event, big event, ano, supposed to be malimpyo na iton niya, kay bisan ani iton mga ultimo mga gugti nga mga events or diri mas sari nga mga gugti good nga hinduro, ano, like big events gihapon niya is siguro 1 month before or 2 months before naka-prepared na iton niya from pinakaguti nga mga ano, mga bagay-bagay, diba, yung mga bagay-bagay na mga konti-konti dapat gin-prepared na iton niya, supposed to be, ano. And bakit ngayon daw ay hindi ganon, samantalang napakalaki ng event na to. So from food, from accommodation, hotel accommodation, kun ngayon hira, especially hiton, I don't know kung totoo ba ini naton mga nakikita liwat sa social media, because again, uulitin natin, ano, diringatan na makikita naton na social media is totoo. Sometimes kinahanglan gihapon naton manginano, magsaliksik sa sarili nating pamamaraan kun ini ba nga ato nakikitaan, because sometimes kasi madali sa atin pumindot ng share, di ba? So pagka ganun, miss, pag may nabasa kang content na ganito, blah blah blah, and especially if you're against, di ba, sa mga said parties, so madali sa atin pindutin ito ng mga pan-share, and I aton man ito kumbaga karapatan gihapon, ano, but see to it na pagka nag-share kita hiton usa nga butang or usa nga mga content, ha, especially social media, may da kita mga basis gihapon. So lahat na kuno ng bagay ay dapat minabalanse, ano, and we cannot blame them, ito na mga tao nga mga nag-share gihapon iton mga sugarito na mga news, it's because nga nakakita talaga liwat naton from the government itself kung ano iton mga magpagkukulang, 'di ba? Ano iton mga kinahanglan pa i-improve, 'di ba? Mga suga dito ng mga butang. So, hapag kaya na siguro, ano, kay ongoing pa ininhiya nga SEA Games, ano? Suportahan sana naton as Filipino, suportahan naton iton na event, and saka na lang pagkatapos kasi sino ba naman yung magtutulungan kundi kapwa din Pilipino, diba? Especially nandito sa Pilipinas yung event na yan, wala sa ibang bansa. So amo ito, instead na babatikusin natin this time yung government, kung sino man si pulano, kung sino man si pulana na na-assign dyan, mag-isip muna tayo ng best solution for that, and then after that, o saka na lang, diba? Saka mo na lang, ano, singilin. Diba? Kay para, kapag nagtagumpay naman, tatagumpay din yan ng buong Pilipinas, diba? Hindi lang naman, especially kung ikaw Pinoy, diba? Hindi lang naman yan sa certain person or tao or organization na suga dito ang karangalan na supposed to be makukuha. But sa to say yun nga, diba? So, amo ito, we cannot please everybody. That's why we have to be very, very careful pagdating sa mga ganyan. So, amo ito. And we do hope na suportaan naton itong na event din. At the same time, idiri man lagi naton liwat mapapwersa, ano, natumuo dito na tanan. So, mula iton itaton maisisiring ako. Personally, nagkukuan gihapon na sana suportahan anay naton ito na event. Kasi, isang ano yan, ha, kumbaga karangalan dapat yan ng Pilipinas. Saka na lang yung mga issues na mga kalderong 50 million, saka na lang ngayon.
pagka natapos na yung ano, yung event na yan, 'di ba? So yung mga kalderong 50 million kasi sinasabi nila ang daming mga netizen na nagko-complain of course na kaysa ang gobyerno daw gumastos ng willing gumastos ng 50 million for that said anong tawag doon, cauldron or kaldero, sabi ni sinasabi ng netizen ano an ibaliwat karaha o kung ano man itiyo tawag ito, 'di ba? So but diri daw na support loan instead na igagastuhad to for that certain thing ano, sana kuno igingasto na lang adit aton mga farmers, so 'di ba, sana all. So ayun, 'di ba, saka na lang yon pag matapos na yung sinasabing event natin. So and for sure damo talaga liwat ito talaga at maghahabol ano, kaya syempre yung ginamit yun na pera is pera ng bayan, so amo itong hiya na patapuson untaan ay ito na event. And at the same time as Filipinos we support that, diba, kay para talaga matapos anay hiya. And sa mga kumbaga maupay nga ni kun adto kaharani ka talaga nga do ano, makakita ka personally kun ba talaga't kabutangan nga do. Oo. So, asya ito nit aton, ginihingyap. And, bago tayo mag-proceed, gusto ko lang munang i-greet nga dit aton mga nag-login, nagpa-follow sa ating Facebook Live. Hi to my brother-in-law, Matthew, or Hildo Moron. Maupay nga agangan, maupay nga pagkita. And of course, to Ma'am Nai, Ma'am Ruena Jimenez, magandang-magandang morning sa'yo. Mas maganda ka pa sa morning. Diba? Sir Marlon Tanyo, kasama natin dito sa IBC. Maupay nga agangan, maupay nga pagkita. And of course, to my beautiful friend from Giwan, Gleta Isguera, maupay. Di ko din nagpapakita na. Ambot sa ano yun yung magpapakita. And to usapan na mahusay, Maricel Deangzon, sabi niya dito, hi friend, with matching heart-heart, ba? Diba? Hello sa'yo and magandang morning and maupay nga pagkita. So, amo iton guys, ano? So, hinaot na supportan anay naton, saka na lang yung mga kung ano man iti mo gusto ibatikos pagkatapos niyan, di ba? So kay pag maabot man tayo itong time na pag matapos ini na event, so amo na iton, damo na iton, magka-claim iton kung ano man di dapat i-claim nga para sa mga taong bayan, di ba, nga ibalik. So pagkatapos ng event makikita mo sobra-sobra pa kung gaano kadamo yan na iton mga negative feedback about iton na SEA Games, ano, about sa mga gastos, about sa places, about sa food, about sa accommodation, kung ano pa man, di ba? So, mas damo pa. So, doble or triple pa ito pagkatapos. So, meanwhile, since tawag ito, waray pa man na ongoing pa ito na event, so we're hoping for the best. Ano, nga hinaot na matapos ito. Nga peaceful, of course, and panging successful gihapon kahit papano. So, naton oras, it is now 9:26 in the morning. So, dumako tayo sa ibang usapin. Tama na tayo dyan sa mga negative-negative na yan, diba? Kasi ang buhay ng tao ay punong-puno na ng negative. Saksaka ng negative. Kung yun lang yung iisipin mo lagi, every day, diba? Every hour. Kung yan lang yung pagtutuunan natin ng pansin, yung mga negative na mga bagay, hindi ka takataka na yung buhay din natin ay magiging negative din, di ba? Kasi yun yung pinapas, gusto mong ipasok sa sarili mo eh. Kaya nga, as per expert says, di ba? Sabi nila, kapag gusto mong maging positive sa buhay, di ba? You have to entertain positive thoughts, positive things, positive mga situation, ganon. Pero syempre, hindi naman yun may iiwasan. Kasi, yun nga, nandito tayo sa, ano, sa mundong punong-puno ng mga, ano, mapipintas. Diba? So, lahat halos siguro ng mga nakikita ay most probably ha, yung mga nakikita natin hindi talaga kaagad nagsisink in yung positive. Always negative, 'di ba? Sa like sa 100% na makikita mo sa kabuuan ng isang tao, 99% of it makikita mo yung kapintasan, hindi yung kabutihan sa isang tao. Ayun, 'di ba? And ganun din sa mga bagay-bagay, 'di ba? There was this one story of my favorite na narinig ko from the speaker sa isa, ilan sa mga speaker ng AIM Global. May kwento, sabi niya, ang tao likas tayong mapag yung mahilig tayong mag-complain na kahit nature, kahit creation ng God,
ay ang tawag dito, talagang mahilig tayong mag-complain. One time naglalakad siya, sabi niya, ano ba 'yun, nakakita siya ng ano, ng sa ground, nakakita siya ng yung watermelon, puno ng watermelon, and I mean ano, tapos nakita niya yung bunga, 'di ba, yung watermelon is maliit lang yung kanyang puno, pero syempre malaki yung kanyang bunga. Ngayon sabi ng tao, ano ba 'yan? Grabe, ang liit-liit ng ano, ang liit-liit ng puno pagkalaki-laki ng bunga, 'di ba? So habang siya ay naglalakad. So complain siya ng complain. Along the way, sa unahan naglakad ulit siya. Syempre napagod siya, ano. Nagpahinga siya sa isang puno ng kaimito. O, di ba? Tapos, nung nagpahinga siya sa puno ng kaimito, tingala niya, nakita niya ang mga, tawag doon, bunga. Di ba maliit lang yung, ano, yung bunga ng kaimito? Tapos, nag-complain siya ulit. Sabi niya, ano ba yan? Pagkalaki-laki ng puno, tapos, ang liit-liit ng bunga na saringhiya, ano. So, nakatulog siya, naidlip siya, and maya-mayang konti, nagising siya, kaya nahulugan siya ng isang bunga ng kaimito sa, ano, sa noo. So, pagkahulog nga at iya may agtang, ano, so, dumilat siya, tapos nagulat siya, syempre, kay harayo ay baga maululay at dunguti. Doon niya na-realize, sabi niya, ang bait pala ng Diyos, ano, kasi kung ginawa niya yung ganun kaliit kalaki yung puno, tapos ganun din kalaki yung ano, bunga, 'di ba, like watermelon, di warak yung mukha niya. 'Di ba? You see, everything's happened for a reason, everything's created for a reason, 'di ba? So yun, bagat all we have to do is stop complaining, maybe, 'di ba? Bagat tigil-tigilan muna natin yung pag-complain kung bakit kesyo ganito at bakit kesyo ganon. Yun, yun lang yung mai-share natin ngayong araw, 'di ba? So magsisimula, ano, stop the negativity daw kuno within you. Sa'yo muna magsisimula bago sa ibang tao, 'di ba? So bago tayo mamintas ng kapwa, bago tayo mamintas ng ibang tao, pintasan muna natin yung sarili natin. Unahin muna natin yung sarili natin. Kasi 'di ba, bago mo makikita yung ano, bago mo titignan sa yung ibang tao muna, dapat sarili muna. Kaya nga naimbento yung salamin, eh. Kasi kung hindi na imbento yung salamin, hindi mo makikita ang sarili mo, 'di ba? O inimbento yung salamin, nagkaroon ka ngayon ng chance na makita yung sarili mo. And that's the time na every time you look at yourself in the mirror, you have to reflect. Oh, ganon, 'di ba? Ganon lang. Kasi hindi naman 'yan inimbento para sa ano lang, eh, yung parang para pag nag-socklay ka, para naglagay ka, you put your makeups on your faces, ganon, 'di ba? So hindi lang 'yon. Para may mas malalim pang bagay kung bakit na-invento yung bagay na yan, di ba? Yung salamin na yan. Kaya yon, di ba? So sana ay may napulot kayo this morning sa maulan na morning, di ba? Ang lamig-lamig talaga dito, guys. So, ayun. And bago ako mag-proceed, gusto ko lang i-greet yung isa sa pinakamagaling na speaker ng In Global, si Sir Bong Aspirin, ay nanonood sa atin, kasama natin ngayong umaga. Hi to you, sir, and happy watching po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, kasi travel to ng travel, eh. Halos inikot na to yung buong Pilipinas, at hindi lang Pilipinas, kundi pati pa yung ibang bansa, diba? Bonggang-bonggate. So, sana kami din ganon. Sooner or later, di ba? Do not stop dreaming. Ganon lang yon, di ba? Anyways, guys, malapit na yung tinatawag nating holiday season. Ilang araw na lang ay papasok na ang buwan ng Disyembre. And for sure, I understand na pagka dumating yung buwan na yan, talagang magiging busy ka sa pamimili ng kung ano yung gusto mong bilhin. Of course, not only para sa sarili mo, kundi para din sa pamilya mo, sa mga minamahal mo sa buhay. And meron pang tinatawag na sinasabi nila, inaanak, diba? Oo. Ngayong araw, magbibigay tayo ng tips for this holiday season, paano daw kuno tayo makakapag-tipid. Oo, kung walang titipirin, ano man. 'Di ba? Sabi kasi nila kailangan mo daw magtipid, ano. So tanong ko, paano ba magtipid kung wala kang titipirin?
May ganun ano. So, ayun na nga. Diba? So, parang ang hirap-hirap mag-budget nang wala kang babudgetin, guys. Sa totoo lang. Diba? So, pero despite of it, diba? May dala nga niya na early kasi, ano, binigay yung mga bonuses, diba? Pero sabi ng iba, bono nala. Wala nang ses. Wala na, wala bonuses, diba? Naubos na. Hindi pa dumating ang Disyembre, ay tapos na yung iyong bonus. Ayan, diba? So, para ano, magkaroon tayo ng idea paano nga ba yung tamang pag-spend ano, 'di ba? Kasi syempre, ano, pera mo naman 'yan eh. So, hindi lahat ng tao alam din kung paano mag-spend wisely. Yung parang basta ka lang gastos ka lang ng gastos, 'di ba? Unang-una, guys, isa talagang kailangan alam mo kung magkano lang yung gagastusin mo. Kasi syempre, alam naman, di ba, magplano ka na magplano, tapos hindi mo pa alam kung magkano yung laman ng bulsa mo. I mean, magkano yung perang hawak mo, or magkano yung nasa wallet mo, or nasa banko, o di ba, kung nasaan man yan na pera mo. So, yun yung dapat mong isaalang-alang. Dapat malaman mo yun, di ba? And, second, kung meron ka nang, kung alam mo na, 'di ba? Alam mo na kung magkano yung laman ng wallet mo, magkano yung laman ng bank account mo. For sure hindi mo naman 'yan uubusin, 'di ba? Maglaan ka na. So maghimo ka na hin mga list, 'di ba? So iisa-isahin natin 'yan mamaya-mayang konti, 'di ba? So first na ano is pinakamagandang gawin is decide how much you can spend. So kasi syempre pag sinabi mong may pera ka sa bangko, may pera ka sa wallet mo, or magkano may pera ka sa bahay nyo, for sure hindi mo naman 'yan uubusin para sa sinasabing ano holidays, 'di ba? So kailangan magtira-tira ka pa rin, magtira ka para sa syempre para sa susunod na mga araw, 'di ba? Dere man ito ni mo kailangan ubuson talaga for this coming holiday. Ano? So, amo iton hiya, iton, kung ano lang yung, kumbaga, pagkita mo, bagat, yung sobra sa income mo, yun lang dapat daw yung spend mo. Diba? Yung sobra lang. Kasi meron tayong tinatawag na, ano eh, psychological wallet. So, hindi tayo, yung ibang tao is unaware dyan sa psychological wallet na yan. Parang you're not used to like, bagat pag may kwarta na maabot, para sa iba, hindi naman sa lahat. Para sa iba, kung may kwarta nga ni nga naabot, bagat tinkakalasan nga ni, so bagat nga tanan, ala, ano, gastos lang ng gastos. Hanggang sa hindi na nila namalayan na, ah, waray na, di ba? Sabagat sa ganitan. Kaya, yung 1,000 ngayon is parang 100 na lang yung kanyang ano, yung level ng ano ng pera, value, di ba? Kasi kung titingnan mo noon, yung 100 pesos, ang dami-dami mo nang mabibili dati, di ba? Dati! Ngayon, yung 1,000 pesos mo, pagka nabariyahan yan, wala lang. Yung equivalent niyang value, parang ano lang, parang 1,000 pesos lang, 100 pesos lang din. So, ganun. So, yung psychological wallet na yan, pag, for example, yung nasa mind mo is, pag magkaroon ako ng income na, for example, 20,000, hindi ko muna gagastusin yung pera na yon. Pag nagkaroon ako ulit ng another 20,000, that's the time na pwede ko na siyang spend or gastusin. Ano? So, yung psychological wallet mo ang magde-decide nun, hindi yung talagang kuhan. Kasi para di rin kakalasan nga ni, like for example, di ba sa 13-month pay, yung sweldo mo, for example, 20,000 and you receive another 20,000. So, yung magkano lang dapat yung gagastusin doon, di yung 20,000 lang, parang ganon, di ba? So, hindi lahat yung buo na pera na, kasi you have a total amount of 40, di ba? 40,000. So, sa most people, 'di ba? Amo ito niya nga ito na 40 is ginagastos ni rang tanan, so waray na matitira. And ang pinakamagandang tip para sa atin this coming holiday season is no to credit. Huwag kang mangutang dahil lang sa kapresyuhan. I mean, yung talagang mangungutang yung ibang tao para lang signon na may daniya or may daniya ikakahatag or may daniya ikaka pamasko ngadto't mga inaanak or mga pamilya niya or kung hino pa man. So pagkasyahin mo kung ano lang yung meron sa budget mo, kung ano lang yung kaya sa budget mo, hindi yung sobra doon, 'di ba? Kay pagka nanghiram ka tapos amo iton gingastos mo la for kapretsuhan. I mean,
ano mo yan eh, decision mo yan in. Pero kung gusto mo talaga na bagat waray lipong haulo, waray sakit haulo pagkatapos ng holiday season, ano, is avoid. Avoid that one, di ba? Na mag-ano ka, maghiram ka ng pera for the sake nga gusto mo lang mayroon kang panghanda. Kasi usually yun yung ano sa Pilipino eh. Especially sa tradisyon, di ba? So, well, I'm not against, ano, I'm not telling you na lahat ha, eto, bato-bato sa langit. Kung sino lang naman yung tamaan. Di ba? So, may mga ibang tao talaga na mangungutang just for the sake nga may danira pang gintatawag na panghanda. Ano? So, hindi naman masama yun kung kaya mo naman talaga siyang, you know, isitol, ibalik, or ibayaran. Pero, pagkatapos nun, nagiging problema mo pa rin siya, di ba? If, for example, di ba, kung baliktarin natin, yung pera mo, pinagkasya mo lang, hindi ka nanghiram, and then, yun lang talaga yung binudget mo the whole time, di ba? So, after that event, I mean, occasion, so wala kang problema, walang sakit sa ulo, di ba, waray ka na iisipon pa. Unlike kung, you know, nanghiram ka, so amoy dun, may dalipong haulo pagkatapos. And traditionally, may dakita napapansin, not only this coming holiday season, sa mga fiesta-fiesta din, ganun din naman eh, marami tayong nakikita, di ba, na talagang nanghihiram lang just for the sake na may maipanghanda, may pakain sa tao. Nako, hindi na yan uso ngayon. You know what? Kasi pag nagpakain ka sa mga tao, sabi nga, you cannot please everybody, di ba? Pagkatapos silang kumain sa bahay nyo, kukutsain ka pa rin. As in, papakain. Pagkagawasin at iubalay na masirang itira, itira kuan, itira salad, kulang hingatas. Diba? It era spaghetti, mamara, kulang in sauce, diba? Yung pansit nila, kulang sa, ano, sa hug. Walang, ano, walang masyadong manok, ganun. So, lahat may kukutsain. Yung beefsteak nila, ganito, diba? Kulang sa, ano, kung ano pa mga ingredients na meron dyan. So, yun. O, imagine, nanghiram ka ng pera para ipakain sa ibang tao and at the same time, para ma-please mo sila. And at the end of the day, waray lagi hapon, 'di ba? So useless, 'di ba? Useless lang yung mga bagay-bagay na anong tawag dito? Iton nga imo ginhimo para haera. Eh, 'di ba? So again, hindi lahat ha, may nag-angry dito nakikita naton. So I don't know para kang kanay itong nga imo angry nga mga emoticons ano. Pero that's a piece of advice la naman, 'di ba? Para waray lipong haulo kung baga pag-abot itong time. Ayaw mo noon, walang sakit sa ulo pagkatapos ng mga event, I mean holiday season, wala kang problemahin, di ba? So, ayun. And another is, wag mong ikahiya yung magsuot ka ng like, di ba? Sabi nga nila, pagka ganitong holiday season daw, kailangan bago yung damit mo, kailangan bago yung mga gamit mo, kung ano pa man dyan na mga gamit-gamit mo sa bahay, sa katawan mo, mga kung ano-ano pa, mga anek-anek dyan, di ba? Remember guys, na the clothes we wear do not make us. Parang, hindi naman basihan kung yung damit mo branded, yung damit mo ukay-ukay, yung damit mo luma, yung damit mo bago, kung sino at ano ka, di ba? Hindi yun basihan. Yung labanan dyan is kung gano'ng kabuti yung puso mo, gano'ng kalinis yung puso mo. Kahit magsuot ka pa ng mamahaling mga damit-damit dyan, naka ano ka pa, marka buaya, kung ang ugali mo ay buaya din. So, you know, wala pa rin siyang gamit. Kaya this coming holiday season, ano, so huwag kang mag-alala kung wala kang masyadong ano, huwag ka daw kung mag-alala kung wala kang masyadong bagong damit, huwag kang mag-alala kung wala kang masyadong bagong sapatos, sandals, ganon, 'di ba, yung mga anek-anek diyan kasi lilipas din 'yan, huwag kayong mag-alala, 'di ba? Pagkalipas niyan, edi wala na, 'di ba? And maybe pagkulang talaga sa budget, and then maybe the next time around makakaano ka diyan, makakabili ka diyan, 'di ba? Kasi kinang isaalang-alang mo talaga yung pagba-budget sa lahat ng bagay kasi there are a lot of things na people kailangan maintindihan paano ibabudget. Kasi kung may kunyari, may sasakyan ka, di kailangan mo budget yan para sa gasolina, di ba, everyday. O tapos kung halimbawa, may da ka pa gusto mo i-shopping yung inyong mga anak or mga pamangkin, ganon, di ba? So, counted yon sa ano sa budget mo pagka ganon, di ba? Tapos, mamimili ka pa ng, anong tawag dito, mamimili ka ng mga
regalo, mga ganon. Kasi importante yan this coming holiday season. Di naman kasi nawawala sa tradisyon ng, you know, ng mga Pinoy yan, diba? And addition, sa pagkain, sa inumin, hindi naman inumin, hindi yung ano ha, yung mga alcoholic, diba? Sa inumin, soft drinks, hindi nawawala dyan pag may mga salo-salo, diba? So, counted yan sa, tawag dito, counted yan sa mga dapat isaalang-alang mo na budget, diba? So, and at the same time, pag, you know, alam mo na kung magkano yung perang i-spend, igagastusin mo, then magbabudget ka na. Or, ito yung amount para sa kay Pulana, ito yung amount one. So, paano mo siya gagawin para makita mo kung paano, saan aabot yung budget mo? Wow! May ganun. Diba? So, saan aabot yung budget mo? Paano mo malalaman na talagang masadang ba or dire? Ano? So, you have to make a list. So, yan lang, diba? Parang maghimo ka na yanahin listahan, diba? From food, drinks, gasol. Siyempre, baka maubusan ka ng, ano, ng gasol, diba? So, ano pa? Names, 'di ba? Para hindi mo makakalimutan yung mga bibigyan mo this coming holidays. Oh, so listahan ng mga pangalan nila, sizes, etc., blah blah blah. Kung ano yung dapat itemize, 'di ba? So kung ano yung gusto mong ibigay sa kanilang bagay, ganto para malaman mo yung budget na kakailanganin mo, 'di ba? Mas napapadali kasi yung ano eh, yung mga bagay kapag mayroon kang listahan. It doesn't mean na pag mayroon kang listahan, nagtitipid ka, etos baila ay or kuripot ka, ganun yung mga iniisip ng tao. Para lang ano ka, 'di ba? Para mas mabilis para sa iyo, 'di ba? At saka mas maganda yung may listahan na pagka pumupunta ka sa grocery, pagka pumupunta ka sa department store, yung alam mo kung ano lang talaga yung pakay mo doon. Less pa aside na makaka-save ka and makaka-save ka din gihapon itong time nimo nga spend nimo roaming around itong nga area, ano, sa ikot-ikot ka ng ikot. Tapos hindi ka na mai-stress kakaisip mong ano ba yung ibibigay ko sa ganitong certain person, ano, mga ganong bagay. So, mas madali yung may listahan. Tapos, sinasabi nila, ang mga ganyang bagay pagka nagbabudget, yung mga nagbabudget lang naman, yung mga talagang kapos or walang pera, or you don't know. Lahat ng mayayaman sa mundo, meron silang to-do list, meron silang listahan, may planner sila, 1 month ahead of time, naka-plan lahat ng mga gagawin nila. And for the said budget, alam din nila kung magkano yung lalabas. Ultimo centavos, di ba, bilang na bilang nila. O, tayo lang naman na mga ano eh, yung talagang hindi mo alam yung magkano lang yung sukli. 'Di ba, wala kang pakialam kung magkano na lang yung sukli, hindi mo nga binibilang minsan eh, 'di ba? So hira, ito na mga rico ng mga tao, alam niyo yung mga lifestyle ng mga ganon, 'di ba? Bilang lahat 'yan. So oras nila, 'di ba, kung magkano yung spend nila na time for the said meeting, mga ganon, kung saan sila pupunta, naka-plan lahat 'yan ahead of time. Kaya napaka-importante yung meron kang planner, 'di ba? Para pagising mo sa umaga, alam mo na yung meron kang to-do list, alam mo yung lakad mo, saan ka pupunta sa ganitong oras, sino yung ka-meeting mo sa ganitong oras, yung mga ganern, di ba? So, at saka sinasabi ko nga, mas mapapadali yung mga bagay-bagay pagka meron kang list, di ba? Pagka ikaw ay nag-shopping, para, you know, hindi nasasakit yung ulo mo. And, syempre, waray hain mo mauba, di ba? Kaya ginlista mo naman nga tanan, di ba? Pag nagsusulat ka, hindi naman sa isang upuan mo, maalala mo lahat yan eh. So, maya-mayang konti, may magsisink in sa mind mo. Ah, si ganito pala, kailangan ko siyang bigyan. O, di, i-add mo na yun sa listahan mo. O, bago pa dumating yung ano, yung sabi nga, avoid the rush, di ba? Bago pa dumating yung holiday season na iniintay nyo, edi naka-prepare na lahat ng listahan nyo, di ba? May ano ka na, may final listing sa lahat ng mga inaanak mo, sa lahat ng kapamilya kapuso mo, sa mga ganon, di ba? So, at least, waray hain mo na ubaw. Mali mo, gusto mo bigyan yung kwan, yung ang tawag dito, yung mga kapitbahay mo din. Minsan kasi pumupunta din sa inyo yung mga kapitbahay niya, di ba? Pagka ikaw ay kilalang mapagbigay, mabait na tao, di ba? So, may mga pumupunta sa inyo yung mga kapitbahay niyo. And hindi lang kapitbahay, maging hindi kapitbahay niyo, yung mga galing pa ng malalayong baryo, pumupunta din sa inyo, di ba? So, bibigyan mo sila ng mga old clothings ninyo. O ngayon, yung time na para makatipid ka, yung mga lumang damit niyo,
yung mga lumang sapatos ninyo, yung mga lumang kung ano pang pinaglumaan dyan, di ba? Huwag lang yung ex mo na pinaglumaan mo. Di ba? Pwede mo lang ibigay. So, at least, kumbaga, yung mga bagay-bagay na yon na hindi mo na kailangan, I mean, nakatambak sa aparador mo, sa closet mo, ano, pag ibinigay mo kasi yan sa ibang tao, for them, it's a treasure. Alam nyo ba yon? Di ba? Yung parang, I don't know, basta may tao talaga, pag binigyan mo siya ng isang bagay, sobrang nakakatuwa, sobrang feeling mo, parang feeling nila, bagat nanalo sila sa loto, parang ganon. Lalo na pag hindi sila used na magsuot ng ganon or magkaroon ng ganong bagay, di ba? Yung mga pinaglumaan mong bags, ganyan. So, this may be the right time na, ano, ipamigay mo na yan. Diba sa ibang bansa, pagka nag-change ng ano, ng nagpapalit ng season nila, diba? Sa summer, winter, ganon. Lahat ng gamit nila sa closet nila, lahat yan nilalabas, diba? Kaya nga, maraming ukay-ukay eh. Kasi yun yung ano, yun, galing doon yun sa mga, sa ibang bansa. Kasi ayaw nila na pagka ano, pag mag-change ng ano, ng weather or tawag doon, diba? For example, nag-winter na, tapos yung mga gamit mo dyan is pang summer pa, ayun nila yung ganun. Kaya ang ginagawa nila, pinapatapon talaga yung iba, di ba? So, ang tinatapon nga nila yan eh. Sa atin, pwede mong ibigay. At saka mapapansin mo din, pagka nagkumukuha ka na ng, ayun, tinatabi mo na yung mga gamit mo, yung mga lumang gamit mo, 'di ba? Nahawan ito't imo, tawag ito, ito imo closet ano. So, pero mapapansin mo from time to time, day by day, diri mo liwat na no notice na napupuno ulit siya, 'di ba? So, syempre kay bagat maida ka nagkakaroon ka na naman ng time na i-replace yung mga bagay na nawawala sa iyo. Parang ganoon, 'di ba? So, at least maida ka na buligan so yung mga used clothings or kung ano pa man ng mga things mo diyan, itabi mo na 'yan and then i-impake mo na, 'di ba? Yung may mga kahit walang pangalan, syempre, 'di ba? Para kung sino lang yung pupunta sa bahay niyo, pwede mo ipamigay. And with that, naka-save ka kasi another budget sana yun eh, 'di ba? So naka-save ka noon kasi kaysa sa pera sana yung binigay mo, edi yung mga gamit-gamit mo. So at least pwedeng nakatipid ka kung kuan. Yung iba naman kasi nagta-travel din. So iko-consider mo din yun yung this coming holiday season. Nagta-travel sila where else, 'di ba? So may nakagihapon itong mas yung allotted budget iton kung pera ka mo nga na-travel. So ganiton. So that's the reason why kailangan mo talaga ng listing kung saan kayo pupunta, 'di ba? Ilang days kayo doon, yung mga ganong bagay. And ayun, sa paglilista kailangan mong malaman sino talaga yung makaka-receive noon, 'di ba? Yung mga taong gusto mong pagbigyan. Kasi kung undecided ka kung sino, lista ka lang ng lista diyan tapos 'di ba, dire mo talaga dire ka sure kung ini nga person talaga it imo ba talaga tatagan sa wedding. So, kung sino yung mga nasa listahan mo, yun talaga yung basically pagbibigyan mo, 'di ba? And for sure damo itong hera kasi sa pamilya pa lang sobrang dami talaga, 'di ba? So, at saka kilala ka ng lahat pagka mga ganitong ano panahon, 'yon, lalo na pag tawag dito pagka 'yun sinasabi ko earlier na kilala ka nilang talagang generous, mapagbigay. So, talagang aanuhin ka nila. Kukuyugin ka, di ba, sa bahay ninyo. And blessed ka din kung ikaw yung makakapagbigay sa mga, kahit sa mga simpleng bagay na ganun, di ba? Alam mo yung sobrang tuwa sa puso mo pagka suga dito ni Timo na iambag sa community. I mean, not to the community talaga, ano, but sa mga close friends mo, family mo, or maging sa mga taong hindi mo kakilala, especially sa mga taong karapat-dapat talaga mong bigyan. Yung mga tipong taong never na lang na-experience na magkaroon ng gamit na ganyan, di ba? So for you, parang yung old shoes mo, yung old na clothings mo, parang wala nang halaga sa'yo. Pero mind you, kapag binigay mo yan sa tamang tao, makikita mo yung reaction, yung feelings nila, kung gaano sila ka-blessed na na-receive nila yung mga ganong bagay, o, diba? So, amo ito hiya. So, ito na mga butang niya na very useful, ano. And what else? Set an expectations with family members, especially your children. So, minimal nga mga gifts, hindi naman yung bunggang-bungga. Diba? So, ito nga nga kasi sharing daw naman yan eh. So hindi naman kailangan, well,
dakot yung budget talaga, as in you're a millionaire. Millionaire, di ba? So, why not coconut, di ba? Pero pagka ganitong umaasa lang din, di ba, yung kumakayod lang din. So, minimal na mga gifts is sobrang ano na yan, kumbaga, bagat blessed full night makaka-receive ito, di ba? Maski sa pakunti-kunting bagay, misan hino pa ito niya, your modra, hala modra talaga, nanay mo, di ba, tatay mo, or kun hino pa man. But again, uulitin natin, ano, kung may ada ka budget, why is it na igagawin mo siyang minimal, then make it maximum. Diba? Oh, yung bonggang-bongga na yung talagang malaking-malaki, diba? Na ano. So, amo ito, guys. So, yun yung mga tips na makukuha natin. I mean, yung kuan tapos iton haiba naman ano pag nakaka-receive ng mga bonuses, ganon. Huwag sanang ma-change yung iyong way of living. Yung simple pa rin kung ano ka nag-start, ganon. Diba? So, kasi yung iba, ano eh, nasya-shock, diba? And avoid the rush. So, syempre, may listahan ka na. So, pagka, syempre, may pera ka na kasi alam mo na yung magkano ko. So, mag-start ka na mag-shopping, diba? Mag-shopping ka, punta ka na sa mga department store, mag-ano ka na, mag-prepare ka na mga, ano, yung bibilhin mo sa mga, sa groceries, yung mga hindi masyadong early na nabubulok, diba? Usually, yung mga pang-ano lang, pang-ano talaga yan sa mga, ang tawag nila, Noche Buena at Media Noche, o, diba? Yung mga sangkap-sangkap dyan na hindi nabubulok, so mag-start ka ng mag-shopping early. Di yung, kasi kung makikapagsiksikan ka sa yung, alam mo kasi yung Pilipino mahilig sa ano eh, yung ura-urada, di ba? Kung mamayang gabi na ang event, I mean yung ano, occasion, ngayon kang umaga mamimili, parang ganun. Di ba? So since alam mo naman yung budget mo, mayroon ka ng budget na nakalaan para dyan, then you have to avoid the rush, ano, shop early, punta ka sa mga department store or ngayon pa man, di ba, na makakabili ka ng mas maaga, mas maigi, o at least, di ba, dire ka nagkakraming hiton imo pamamaliton. Yung iba naman, ano eh, nasa pagka yung mga panang pinangbibili nila, yung like pang regalo para hindi na sila mahirapan, nandun sila nag-shopping online, ba? Diba? So, isa, one pindot-pindot away. So, isang pindot-pindot lang dyan. So, yun, naghihintay na lang sila kung ano, kung kailan darating yung kanilang in-order. So, para hindi din sila nakikipagsiksikan dun sa mga malls, ba? Diba? So, ganun din. And, of course, pagkatapos nyan, ihanda mo yung emotion. ba? Diba? Ano yung ihanda mong emotion? Kasi, syempre, iba't iba yung ano nyan eh. Deal with your emotion. Kasi, alam ba natin na ganina ko pa sinasabi, we cannot please everybody. Sometimes, may eda mga tao nga nakaka-receive ng regalo and meron pa rin silang sasabihin sa'yo. May mga tao na hindi nabigyan, meron pa rin silang sasabihin sa'yo. Di ba? So, ano, prepare that kind of emotion. Ano, anitin nga, bago ka pa ma-high blood. And, of course, imo na ito dapat mathematically, imo na ito na-anticipate na sugod talaga. May mga taong gunnern. Oo. So, amo ito nirat mga batasan it mga tao, maski anot imbubuhaton. Diba? So, and an iba naman, naguhulatin mga sale kay para daw hira makasave. Ano. So, ito ng mga sale, actually, ambot lang. May nakita ito ng kuan. Ano. So, kung maguhulat ka pa hin sale, ato pa ito rat mga mid-20s up to onwards. So, ganiton. So, kung mahulat ka pa hin sale, edi mag-aano ka na ito, mag-rush ka na. Diba? Kay, damu-damuan man liwat it naguhulat, diri la ikaw ito, naguhulat ito na sale. So, pag ito yung kinuhulat sale, edi, you're willing to kuan iton nga ni nga makipagsiksikan doon sa mga tao, 'di ba? Dani naaburido ka nga, naaburido nga nakita ito na pila ha counter and then nakikita mo sobrang haba ng pila, 'di ba? O amo ito naaburido ito, especially iton mga kalalakihan. Dere siguro nga tanan ano pero aburido iton hera pag sugad iton kay pag mga asawa adto na pila din kaihiyaan, 'di ba? Kaihiyaan mag maka-move nga tot next na pila. Amo iton kay masaring dayon ito na
nasering pa ako, o, di ba? So, di rin nga tanan. Pero majority, waray patients pag abot it mga pila-pila na mga sugaditon, di ba? Kay damo talaga ito hiya. Anyways, guys, bago tayo magtapos, gusto ko lang i-greet ng good morning si Ma'am Cynthia Malati Quintana. Maupay nga gangan, maupay nga pagkita, ma'am. And to Sir Sonjay, Jason to eh, di ba? So, binaligtad. And to Kuya Lindo Villarin, maupay nga aga. To Ma'am LV Rosauro, and to Sir Arman Cabaltera of LGU Palo, maupay nga aga, haiyong atanan nga dangan, maupay nga pagkita. And to Kuya Joel Humadiao, nagkikita here from the 8th. O yun. So, yun yung mga nagpa-follow sa atin, guys, sa ating live. Ngayon sa mga nagkikita haaton via free channel at IBC6, you can follow me sa aking account sa Facebook at Jamila Lynn Norom. Yun po yung aking account. Kasi may nagtatanong kung ano daw yung paano sila makakapag-follow, okay, sa mga nagkikita. And of course, may dagihapon kita hotline number nga dihit aton ayos sa program 0945-211-5973 per Globe users and for Smart 0920-217-6229. So, amo kamo ito makakapag-connect haamon at ayos sa hosts. Ano? Pwede kamo din na mag-text. So, ayun na nga. Yun yung mga tips natin for this holiday season, this coming holiday season, ano? And of course, lastly, keep tracking your expenses. So, di ba? Kay bangin, bili ka na lang bili, tapos lumagpas ka na pala sa, ano mo, sa gauge itong imo budget, di ba? So, kailangan imo gihapon ito, igmo monitor. Kaya, sometimes may na gintitawag nga, biski may da ka mga listing, may da mga gintatawag nga mga singit, o, di ba? Mga additional etches by la, di ba? Bangin may nakakita ka nga tuhin, gin-sale ito, from that moment, gin-sale, ano, tas diriya upod nga itong budget, pero nangihinayang ka kasi mura lang siya, so, gin-pick up mo ito niya, gin-upod mo him cart, o, di ba? May mga ganun kasi na mga incident. So, keep tracking it. And, of course, sabi nga nila, spend the wisely. Oh, sino ba talaga yan si wisely? Diba? So, anyways, yun yung mga tips natin for today. Hinautunta na may da ka muna kuha, may da ka muna pulot, hininga ato na programang ayos, diba? And with that, diditalaan na itatapuso ni taton na programa. Diba? Bilis-bilis talaga ng oras, guys. So, diditalaan na itatapuso ni taton programang ayos, action niya na opinion o solusyon. Sa ngalan po ng aking partner na si Sir Ayos at Chito Moran na nasa kasalukuyang nagte-travel ngayon. And maybe this coming few days, ano, maupo diya ha aton ni taton programa via on-air itong phone patch. And eto naman si Jam Moron and your host for today. And of course, damo nga salamat itadi ha aton na technical side, adi higwapong Mark Tabaw. And ato yan na ha, transmitter size is Sir Al Candela. And of course, our station manager, engineer Gilbert Militante. Maraming salamat po. And sugod mang gihapon hatun mga nagsusubaybay hatun na free channel at IBC6. And of course, nakikinig sa atin at 87.7 FM Idol Radio. At saka syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung mga nagsusubaybay sa ating Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita ulit tayo tomorrow. Ayos. This has been the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. With the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. Thank you for having been with us. See you again when we bring you another edition of Ayos. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Only here at iBusiness6 and 87.7 Idol Radio. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. Has also been on Facebook Live at Chito and Jam.